Ito na ang tip number 2. Pag nakita mo uli na may nakatayo na uling bagong alak na bukas doon sa inuman ng mga kumpare mo sa harap ng tindahan na yun, magpapatay malisya ka. Kapatid, at narito ako sa bahay ngayon, nagsusolo, wala pa rin akong trabaho. Hey, para sa alam mo, kapatid, nag-research ako sa Google at meron ako na discover. Ito ay tip, hindi sa karera at talong hindi sa loto. Ito ay tip sa mga barako na katulad ko, mga kapatid. Ito ay tip kung papaano kayo malalasing nang hindi kayo gagastos. Gulangan lang yan, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid, ang tip number 1 ay ganito. Mano, makinig kayo sa akin. Ready na ba kayo? Ito na ang tip number 1. Number 1, 1, 1, 1. Okay. Kung gustong gusto mong uminom at wala kang pera, may pera ka nga pero ayaw mo namang gastusin dahil napakunat mo nga. Gusto mong malasin. Eh, madali lang yan. Pag nakikita mo nagiinuman ang mga kumpare mo doon sa harap ng tindahan, gagawa ka ng senaryo. Ang gagawin mo, kukuha ka ng barya doon sa wallet mo, sa bulsa mo, at bibili ka ng isang stick kunyari doon sa tindahan na pinag-iinuman ng kumpare mo. Ngayon, pag naroon ka na sa tindahan, siyempre, kakwento-kwento ka lang muna, pobre, nagiinuman pala kayo dyan. Mukhang masarap yung pulutan ninyo, ah. Ganun-ganun ka pa. Yung sigarilyo mo, huwag mo na muna sisindihan, mga kapatid. Ngayon, pag tinagayan ka na, huwag na huwag ka nang tatanggi. Kasi, yun na nga ang gusto mo, yung malasing ka nang walang gastos. Ngayon, pag alam mo na yung tagay, ay hindi na aabot sa'yo, kailangan magaling ka rin, parang na-stong it lang din yun. Pag alam mong hindi ka naaabot sa huling bunot ng baraha, ay may gagawa ka na ng paraan para maka-exit ka. Tatansyahin mo yung tagay yan. Kung medyo mababa na ang kwan, hindi na aabot sa'yo ang huling tagay, magawa ka ng paraan. Sabihin mo, ay, yung lighter ko nga pala ay nasa bahay. Isipin muna ako, saglit lang ha. Ayun, maka-exit ka na ron. Na muna ikaw babalik. Ngayon, silip-silip ka rin sa tindahan at titingnan mo kung may nakatayo na naman na bagong alak doon na hindi pa nabubukas. Bubukas man, ay paayon pa naman. Silip-silip ka lang, kunyari. Ngayon, ang tip number 2. Ito na, ang tip number 2. Pag nakita mo uli na may nakatayo na uling bagong alak na bukas doon sa inuman ng mga kumpare mo sa harap ng tindahan na yun, magpapatay mali siya ka na kunyari hindi mo alam na may nagiinuman pa ron, kala mo nag-alis na sila kunyari. So paano gagawin mo? Ganito ang gagawin mo, mga kapatid. Kukunin mo yung manok mo doon sa kulungan, yung manok mo na pansabong, kukunin mo ron. Dadalahin mo ron, dadaan ka ron sa tindahan na yun. Then, ihimas-himas mo yung manok doon. Sarap nung inuman na yun. Kasi nakita mo na naman, may nakatayo ka ng mga alak eh. Kasi kaya yun, napaubos na, kaya umalis ka. Ngayon, habang na doon ka, ihimas-himas mo yung manok ko, panlabang ko to sa Linggo. Sinong gustong pumusta sa inyo? Lalabang ko to. So, yung mga kainuman mo ron, siyempre mahiya yun sa'yo.
paiinumin ka uli nun. Tatagayin ka na. Huwag na huwag mo tatanggihan. Bawa tagay sa'yo. Ganun ang gagawin mo. Ngayon, ang tip number 3 ay ganito. Watch this. Ganun ito rin. Pak! Ngayon, ang tip number 3. Pagdating naman sa pulutan. Pagdating sa pulutan, kailangan din, huwag kang uuwi ng gutom. Huwag kang uuwi ng gutom sa pulutan. Kailangan busog na busog ka sa pulutan. Yung pang kasabihan na uminom ng walang-wala, umuwi ng lulang-lula. Ganun mga kapatid. Dapat yun ang inyong magiging moto. Kasi tayo mga maiinom, kailangan natin makatipid. Ganun lang. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Di bandihado yan. Bandihado. Pagkuha mo ng pulutan, pre, ang sarap ng pulutan niya. Patikim nga. Ngayon, huwag mo nang ilalayo sa'yo yung lagay ng pulutan, yung mangkok, lagay ng pulutan, dyan lang sa gilid mo. At hanggang maaari, huwag mo nang bibitawan yung kutsara na pagsandok ng pulutan. Mali ka niyan! Pag nalayo mali na sa'yo, mahirapan ka na. Baka mamaya may mas magulang pa sa iyo eh. Kailangan talaga bantayan mo ng husto. Yun ang tip number 3. At ang tip number 4 ay ito. Wow, wow, wow. Ito ang tip number 4. Pagdating naman sa sigarilyo, kailangan magaling ka rin para hindi ka mahingaan. Para hindi ka mahingaan. Mahiritan o mahingaan ng isang stick na sigarilyo. Kasi ang mahal ng sigarilyo, mga kapatid. Kailangan magtipid talaga tayo. Kailangan may daladala kang tiyani. Ow! Oh! Inilagay mo sa bulsa yung sigarilyo dito. Ngayon pa ikaw ay gustong-gusto mo ng manigarilyo, pero hindi mo mabunot-bunot yung sigarilyo mo sa bulsa mo kasi ayaw mo mamigay. Huwag ka mamimigay. Kunyari naman, iihi ka. Pagtalikot mo sa puno ng mga saging doon sa may inyo dyan, kung saan ka mamagilid ng padar umihi, dumududukutin. Isang stick lang muna. Saka mo sisindihan. Pagbating mo ron, at maghingi sa'yo ng sigarilyo ang mga kasamahan mo sa inuman, sabihin mo, ay, binigay lang sa akin ng ikumparing pedreng to dyan sa daan eh. Ganun lang mga kapatid. Wise! Di ba? Nakatipid ka na, nanasing ka pa, wala ka pang gagastos-gastos. Ganun lang mga kapatid. I-research nyo sa Google. Makikita nyo, mas marami pa kayong malalaman kaysa akin. Bye-bye! Hanggang dito lang mga kapatid. Bye-bye! Nagusunod ulit. Ibigyan ko nyo ng bagong tip ng panggugulat. Bye-bye! Love you!